Magandang hapon, Ma'am Chris Malin, si attorney tungkol to ng wanted sa radyo. Afternoon. Chris Malin, nirareklamo mo yung iyong kinakasama, si Joyce. Opo. Ano nangyari? Saan nag-umpisa away nyo? April 1 po, nagpaalam po siya sa akin na pupunta daw po siya sa ex niya. Kasi po, pag hindi ko po siya pinayagan, magagalit po siya sa akin. Lagi niya panakot sa akin na hindi daw po niya kami babalikan. Pumayag po ako sa lahat ng gusto niya. Mm-hmm. Tapos po, hanggang sa makalimang araw na, dalawang araw siyang nandun, pagbalik niya dito, iba na ho yung pakikitungo niya sa amin. Ano nangyari? Paano iba yung pakikitungo niya? Naging masama ba siya magsalita sa'yo? Sinasaktan ka ba? Opo. Hindi na, ano po, kagabi po, may nangyaring physical po na hinila niya ako, na napahiga ako. Yun po. Kagabi lang po yun. At meron pang pinapaalis ka sa bahay? Opo. Tsaka po yung ex niya, pinapalayas po ako dito. Ex niya? Bakit yung ex niya nakikialam, wala naman na sila ngayon? Sabi po nung kinakasama ko po ngayon, ano po, gusto niya daw po yung babae, mas mahal na daw po niya. Nakasama niya lang po ng dalawang araw yun. Kami po, magtatatlong taon na po. At si Joyce, ano ang explanation niya? Gusto niya na makipaghiwalay? Ganun na ba? Opo. Sinabi niya po sa akin kagabi. Yung bahay ba na yan, sino nagpundar? Yung lupa po, sa kanyang kuya po. Yung kuya niya po, sabi sa akin, no, wag daw kaming umalis. Tapos, yung kinakasama ko, umalis daw po kami dito. Tapos po, yung babae niya. Yung babae niya po, ang dami po sinasabi sa aking panglalait. Yun po ang gusto kong yun yung irereklamo mo talaga. Ng leksyon. Opo, dun po sa babae. Ano yung mga lihit sinasabi niya sa'yo? Ako sarili ko. Ano yung sinasabi niyang panglalait sa'yo? Na lumpo daw po ako. Kasi po, may sakit po ako sa puso, rheumatic heart disease po. Nilait niya po ako, na lumpo ako, na wala akong kwenta. Sabi niya, katulong lang daw po ako. Tapos, palamunin lang daw po kami ng mga bata. Saan niya po ito ginawa? Sa Facebook? Kinachat niya po ako. Gumagamit po siya ng tatlong account para i-chat lang po ako. Ang ginagawa ko po, pag na-chat niya po ako, binablock ko po yon. Tapos mamaya gagawa may mag-chat na naman po sa akin. Opo, tatlong beses po yon. Alam po yun nung kinakasama ko. Yung kinakasama ko po, hinahayaan lang yung babaeng yun. Chris Malin, sakit man sabihin, no? Pero kailangan kitang tanawin, hindi ka ba willing na makipaghiwalay na kay Joyce? Kasi parang lugi ka lang sa relasyon ninyo. Alam ko po na ayaw na po niya sa akin, pero ang hiling ko lang naman po sa kanya, wala po kaming ibang mapupuntahan. Wala po ako kamag-anak dito sa Taguig. Tapos na kayo, papalayasin ka. Opo. Wala ka nang titirahan ngayon. Opo. Pati daw po yung lahat ng ginastos niya sa amin, bayaran ko daw po. Saan naman po ako kukuha? Ni paghuhugas po ng pinggan, hinahapon na ako. Hindi niyo po kailangan bayaran yun. Kasi binigay niya naman ng kusa, ma'am. Opo, kusa niya po yan, loob na binigay. Pati po yung cellphone na ginagamit ko ngayon, gusto niyang kunin. Huwag niyong babalik sa kanya. Binigay niya ng malaya nung kayo. Opo. Pa. Ngayon na hindi na kayo, gusto niya bawian. Hindi naman pwede yun, ma'am. Sinusulsulan po kasi siya ng ate niya na siguro po na lahat daw po ng binigay niya, bayaran ko po. Magpapaalam po siya, pupunta daw po siya kay Noemi kasi, kay Noemi po, yung ex niya. Okay. Sabi po niya, pinapupunta ako ni Noemi. Tapos, nung hindi po ako pumayag, nagalit po siya, anong gusto mo, hindi kita uuwian dito? Sabi niyang ganun. Ma'am, kung meron ka bang lilipatan, meron kang rerentahan na lugar sa Taguig dyan, willing ka bang tapusin na yung relasyon ninyo? Wala po akong pambayad, sir. Sabihin natin, ma'am, na merong magbabayad ng unang tatlong buwan ng renta ninyo. Willing ka bang tapusin yung relasyon ninyo ni Joyce? Opo, kasi po hindi naman na niya po ako mahal. Pinaramdam niya po talaga sa akin yun sa limang araw. Lahat po ginagawa ko. Pag ipilit mo sarili mo, ma'am, ayokong mangyari, masaktan ka pa. Or abusuhin. Opo. Ka pa. Or baka pagtripan ka ng dalawang yan. Ni Joyce, pati ng Noemi na kinakasama niya ngayon. Ang galing na po, durog na nga po ako eh. Yes, ma'am. Tapos malaman ko pa na may heart disease pala kayo, ma'am. Tapos ginaganyan pa. Opo. Kayo. Hindi mo ikakaganda ng iyong kondisyon kung nandyan ka pa. Mahal mo pa ba si Joyce Mariveles? Kung sa mahal po, mahal na mahal ko po yung asawa ko. Kaso siya po yung may sabi na ayaw na niya sa akin.
Ay, masakit man, ma'am, na talagang ipilit yung pero sarili mo, no? Pero, yes, ma'am, go ahead. Pero kung gusto niya talaga ng hiwalay, makikipaghiwalay na po ako dahil para sa anak ko din po, para po yung katawan ko po manilak. Ilang araw na po akong ganito, hindi makatulog, hindi makakain, bawal na bawal po yun sa akin. Nakakalimutin ko na pong uminom ng maintenance. Akawan. Iniisip ko po, wala po akong pambili ng maintenance. Wala po akong ano. Yeah. Ma'am, ganito. Simple ako na lang po kasi mahina po ako sa mga taong may sakit sa puso. Talagang nakikita ko naman na kinakawawa kayo, kayo nagsusuporta. Sabi nyo nga, tinatanghali kayo, nalilate kayo ng uwi sa trabaho. Hindi, wala po akong trabaho, sir. Paano kasi po kayo kumikita ng kabuhayan, ma'am? Asa lang po talaga kami doon sa kinakasama ko, kaya din kinuha niya po yung mga anak ko kasi sabi niya papanindigan niya kami, tapos ngayon bigla-bigla siyang aalis ng ganun. Kung bigyan po kayong puhunan pang online selling, ma'am, kaya niyo ba po? Pwede naman po. Kasi pwede po kayo mag-resell ng produkto ng wife ko po, ma'am. Malakas naman ang kita doon kahit papano. Bigyan po namin kayong onting dagdag puhunan, tapos renta niyo po ng 3 buwan para lang sure na may malipatan po kayo. Pwede ko po namin gawin para sa inyo, ma'am. Wala po talaga akong naipundar kahit isa dito. Lahat po ng gamit kanya po. Siya po lahat ang bumili. Alam na naman, kunin ko po lahat yun. Damit lang po ang meron kami ng mga bata dito. Kung lilibat man kami ng tinirahan, wala rin naman pong mangyayari. Ganito gawin natin, Chris Malin, no? Kasi ayaw na sumagot nila Joyce Mariveles, pati ng kinakasama niya si Noemi. Galit na galit siya sa akin kagabi kasi binigyan mo daw siya ng kahihiyan. Ma'am, ano gusto niyo sabihin kay Joyce Mariveles ngayon, ma'am? Gusto ko lang pong sabihin sa kanya na hindi ako nagkukulang sa iyo. Lahat ginawa kong sakripisyo. Lahat ginawa ko. Yung pagbabahay mo ayos lang sa akin. Ginagawa kong lahat. Sabi mo may pagkukulang ako sa pag-aasikaso, pinabago ko yun. Pero ano ginagawa mo? Nakikipag-video call ka pa kaharap ng mga bata. Hindi mo ba alam na sasaktan na si Salim? Panakita mo pa kagabi kay Salim na kinakalagkan mo ko. Ganito po, bibigyan ko po kayo ng onting puhunan po. Pati bibigyan po namin kayo ng onting kabuhayan. Pwede po kayo mag-resell sa online business para yung kondisyon niyo po sa puso hindi po masyado maapektuhan. Tapos ma'am, may kamag-anak ba po kayo na pwede namin kayong at least ihatid or tulungan man lang makalipat, ma'am? Dito lang po yung mga kapitbahay. Yung kapitbahay ko lang po. Tapos po yung kapatid po nung kinakasama ko. Ma'am, taga ano saan po kayo bago po kayo pumunta ng Taguig? Saan po ang pamilya niyo, ma'am? Sa Chaong, Quezon po. Chaong, Quezon. Ma'am, gusto niyo ihatid na lang namin kayo pabalik sa Quezon? May kapamilya ka bang... Wala naman po kasing magiging buhay. Doon kamamatay lang din po ng aking ama't kapatid. Yung ina pa po walang trabaho. Yung may kapatid pa po ako. May kapansanan. Wala po silang kuryente. Tihahanap buhay doon. Sige ma'am, ganito po. Kami po bahala sa inyo. Bibigyan po namin kayo ng tulong para po huwag nyo na intindihin yan sila Joyce Mariveles kasi winalanghiya naman po kayo. Gusto ko pong mabigyan ng leksyon yung pangapon yes, na lahat sa akin ng babae. Yes ma'am, gagawin po natin ang paraan yan. Kung pinahiya po nila kayo, kakasuhan po natin ng nararapat na kaso yan si Joyce pati si Noemi. Kung yan po ang ginagawa nila sa inyo, kung may kadikit na kaso talaga, titignan ko po yung mga messages nila. Kung pwede bang pumasok sa cyber libel, kung may pinapost ba silang kahit ano, gawin po natin ma'am. Pero tutulong lang po tayo, ma'am. Tutulungan namin kayo para makasettle kayo sa panibagong buhay, ma'am. Di, ayoko na pong umuwi sa Chaong kasi walang-wala na po talaga doon. Sa ating batas kasi, yung violence against women and children, hindi lang yan ginagawa ng lalaki. In fact, pwede siyang gawin rin ng isang babae. As long as kayo'y nasa relasyon, nag-a-apply ang VAWSI, basta babae ang biktima. So, ma'am, kung gusto niyo pong kasuhan natin talaga si Joyce, pati si Noemi, gawan po natin ang psychological abuse na kaso. Pero bukod na po yun sa gusto kong ipaabot sa inyo. Okay at sa akin, po, iwanan niya. Basta po makapag-umpisa kami ng mga anak ko. Yun po, grabe ma'am. Grabe po yung panlulokong ginawa niya sa akin.
Nagplano po sila. Kami po bahala, ma'am. Magbigay sa inyo ng tulong para makapag-umpisa po kayo ng bago. Ganito, ma'am, ha? Huwag niyo po ibababa yung linya at ipapasama po namin kayo sa reporter, ma'am. Papupuntahan po namin kayo ng reporter para malaman po kung ano po yung karagdagang tulong po na kailangan po natin, ma'am. At kung ano po yung magiging proseso po, ma'am, ha? Okay, huwag niyo po ibababa, ma'am, yung linya. Ibibigay po namin kayo sa staff po, okay? Abo. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po.